Okay, testingin natin tong chili garlic sauce. Manghang. Kailangan ko kanin. Hi, welcome to Team Yao. Mahilig ba kayo sa chili garlic sauce? You're in luck. Magre-review tayo ng isa. Yung isang friend ko, si Johnson, ng Jotos Gourmet, na gumagawa ng chili garlic. Bumili ko sa kanya, binentahan ako. So, i-review natin to. And para ma-review, gagawa tayo ng mixed steamed platter. Okay, so meron tayong isda, meron tayong pork, and meron ding siomay. So ito yung ating ingredients. Meron tayong siomay na i-steam din natin mamaya. Meron tayong, ano ba tawag mo dito? Bok choy ba to? Basta ito yung kasama usually sa mga steamed dishes, sa mga Chinese dishes. Meron tayong mga dahon ng lettuce. Ito, gagamitin ko lang para wag lang dumikit dun sa steamer. So, pwedeng aluminum foil or wax paper din kung meron kayo. Ano ba to? Kinchay, tapos spring onions, pang decoration natin ito mamaya. Siyempre, steamed luya, bawang, onion, spring onion. Lalagay natin yan dito sa ating isang tilapia. Meron tayong konting pork slices. Ito yung chili sauce. Susubukan natin ito ipang-marinate dun sa pork. And of course, sa pork, tausi, yung beans. Then, salt, pepper, and calamansi. So, step 1, yung siomay, okay na yan. Wala nang problema dyan. Yung pork, teka lang, mamaya na, maanghang yan. So, unahin natin itong isda. So, basta salt and pepper. So, medyo plain lang yung seasoning niya. Kasi ang tetest nga natin dito, yung pagkaanghang nung konting pepper lang. Yung pagkaanghang nung ating chili garlic. Tingnan natin. So, ito lagyan din natin ng na bawang luya and yung spring onion. Lagyan natin sa loob. Tapos mamaya ilalagay din natin sa labas yung mga yun. So, dyan na yan. And hindi natin ang calamansi. Konting calamansi juice. Yan, para mas malasa siya. Okay, so i-steam yan. So next, yung pork naman, ang gagawin natin dito, konting salt din. Konti lang dahil yung tausi, maalat na yan eh. So, lalagyan din natin ng konting calamansi. Kung may natira pa. Na. Okay lang. Okay lang yan. So, lalagyan natin siya ng ito muna. Ating chili garlic. Para ma-testing din natin kung sa pagluluto okay siya. And then, oops. Continue tong mahilig ako dito eh. Yung black beans. Pause. Okay, so pabayaan lang natin mag-marinate dyan. Mag-ano, mga 30 minutes. Then, prepare na natin yung steamer. Okay, so first step. Lagyan natin ng hot water na itong ating steamer. So, bantayan nyo lang ha. Kailangan dagdagan pa yan. So, pag dadagdagan nyo, kailangan hot water din. Next, lagay na natin yung ating okay, so yung mga dahon-dahon gagamitin ko para ano, huwag siya dumikit. Although pwede rin aluminum foil dyan. Isda lang naman ang medyo madikit dyan eh.
So next yung pork. Ako, parang siya may. Sige, yan lang natin. Singit na lang natin yung siomay kung saan siya pwede. Ayun, may gulay pa pala tayo. Papatungo na lang ito dyan sa gilid. Ayan na ang ating Steamer's Delight. Okay, so takpan lang natin and steam natin to for mga 20 minutes. Okay, pero i-check din natin every 5 minutes kung may tubig pa or ano. Okay, so tingnan natin. Yan, luto na. Okay, so yung una, plano ko ilipat pa eh. Pero mukhang maganda rin yung presentation niya. So ganyan na lang natin. Tapos, usual. Yan, ready na ako with my kanin. Testingin na natin. So itong ano natin, meron tayong iba-ibang klaseng sawsawa na ginawa ko. So ito yung plain chili garlic lang. Chili garlic na may calamansi. Toyo calamansi, chili garlic with toyo and calamansi. So yeah, testingin. Kanin na ako. So una yung pork. Testingin natin na yung pork lang kasi ito yung nilagyan ko ng chili garlic kanina, di ba? Okay, yun yung feeling ko. Dahil ini-steam siya, di ba na nabababa lang yung chili garlic. So, hindi siya masyadong ma-chili garlic. So, testingin muna natin ang lasa nung chili garlic sauce, plain. Okay siya, pang siomay nga. With calamansi, anong difference? Mas okay, gusto ko yung may halong calamansi. With toyo and calamansi, which is yung classic mix natin. Which is, yun na nga. So, nasa inyo na kung anong gusto nyo, pero ako talaga yung ano yun. With toyo and calamansi. Bagay na bagay sa siomay. So kung sa pork, ito lang. Chili garlic with plain calamansi. Kailangan talaga yung may toyo. Eh, para sa akin ah. Ayos. And then yung gulay syempre. Sasaw na din natin. So, pasensya na po at tinetesting ko. Kailangan natin gawin yan. Pero madali, nakita nyo naman, di ba? Madali lang gawin. Lagay mo lang lahat, steam mo. Ang kailangan mo lang bantayan yung pag na, nawala ng tubig. So, kailangan, tinitingnan mo kung wala ng steam na lumalabas at pinapakinggan mo din. Kanina napansin ko, may narinig na ako parang may napiprito na sa ilalim eh. So, parang medyo natutuyuan na yun. Pero check, kung totoong steamer kasi ginamit nyo, mas madaming tubig. So, walang danger. Since kawali ito, diba, konti lang yung tubig na pwedeng ilagay, yun yung kailangan yung bantayan. Next, yung isda. Tignan natin yung plain. Actually, yung mga iba gusto lang lagyan ng ano yun.
walang toyo, lalagyan lang ng chili sauce yung pagkain. Pero hindi ako yon. Kailangan talaga may toyo. Lalo na pag steamed, yung kahit na maglalagay ka ng asin, medyo na nahuhugasan yung asin away dun sa ano eh, nung steam eh. Okay, so that's it. Verdict. Ito. So, Jotos Gourmet Chili Garlic Sauce. So, gawa ito ng isang kaibigan ko, si Johnson. Lalagay ko yung link dyan sa baba. Ito yung page niya sa Facebook, Jotos Gourmet. And gumagawa siya ng chili garlic sauce. So, Johnson, more power to you. And kung sino may gustong umorder, punta lang kayo sa page niya. Wala akong commission dito. Tinutulungan ko lang siya. So, review natin. Sarap. Ayos siya pang siomay. I think nagbebenta din siya ng siomay. Ayos siya sa pork and ayos siya sa isda. So, that's it for now. Sana nag-enjoy kayo. And meron kayong natutunan din. So, kung online seller din kayo at may mga binibenta kayo na food-related, message nyo lang ako at bibili ako. Okay? Hindi kailangan nyo mag-sponsor. Unless malaking kumpanya kayo, pwede. Okay? So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo and pakiusap dyan sa mga nanonood. Please lang, pakipress yung like button and subscribe. Malaking tulong po yun dito sa channel namin. Okay? So, until next time, happy eating. See you soon!